Okay. Hello everyone. So, ito yung part 3 ng ating discussion about chapter 8, fish taxonomy and identification. So, yung mga previous na lectures, we discussed about yung the importance of classifying or identifying fishes. And then we discussed about how to properly name the fish. So, in scientific names that are binomial names. And then, we also discuss yung rules in writing scientific names. And then, we discuss yesterday, yung part 2, kung ano yung mga kailangan natin tignan ng mga characteristics ng mga fish para madali natin silang ma-identify kung anong grupo sila. So, ngayong hapon, I will discuss or show to you some of the commercially important fish families na madalas lang natin makita kung madalas kayo pumunta sa mga market or kung kumakain kayo ng isda na makikita ano, madali silang or madali, madaling ma-identify and ano yung mga features or characteristics na tignan nyo, na titignan nyo para masabi nyo ganito yung kanilang grupo. So, there are about 500 plus fish families. Pero ang didiscuss lang natin ngayon ay yung mga commercially important. So when you say commercially important, sila yung mga species na binibenta sa market, meron yung silang tina-target kasi meron silang commercial value. Either binibenta siya for human consumption or binibenta doon sa mga hotels and pigeon house na nagkikita mga tourists. So, the first family that we should be familiar of is the family of surgeon fishes or yung Acanthoridae. Okay. Acanthoridae. So, yung Acanthoridae, mga surgeon fishes, kaya sila tinawag na surgeon fishes kasi doon sa kanyang caudal pedangkel, mayroon nakalagay na tawag ito, scalpel-like puti or may kulay siya puti or dilaw. Okay? So, scalpel-like structure. So, yung characteristics ng mga surgeon fishes, sila ay payat, pero yung katawan niya is oval. Parang may pagka-oval. So, meron silang relatively long dorsal continuous, so ibig sabihin tuloy-tuloy, isa lang, hindi siya split dorsal in all fins. Meron silang maliliit na mouths. So basically maliit yung mouth nila, they are most of them are planktivores. So meron silang lunate tails, caudal tails. So meron silang leathery skin. So di ba yung mga labahita, mga suran. So kung titingnan niya yung kanyang skin is parang magaspang, leathery. Hindi siya basta-basta nakakain, makunat siya. And merong presence of spine or pair of spines doon sa caudal peduncle. Yan yung sinasabi ko kung kanina. So ito yung typical na shape ng mga genus under the family Acanthoridae. So makikita nyo dito sa kaliwa, yan yung typical shape ng mga Acanthoid surgeon fishes. Especially under the genus Acanthurus, yung mga labahita. Yung sa gitna naman, no, may medyo may umbok yung noo, tsaka yung isa, yung may sungay, yan yung mga species, gaya yung tsura ng mga species under the genus Nasu. So, ito yung mga suran. So, parila nga sila, leathery yung kanyang skin, and ito yung mga common genera na makikita sa mga coral reefs or doon sa mga palengke na binibenta. So, yung genus Acanthurus, which are locally known as the labahita, and yung Zebrazuma, labahita rin tawalin dyan, and then yung genus Naso, which is the yung zurad. So, I will be showing you some of the sample ng fish doon sa particular na families. In this case, doon sa surgeon fish. So, ito yung Acanthurus triostigus.
So, medyo para sa akin, madali lang siya i-identify kasi kulay, ano siya, may pagkaputi. Tapos meron siya mga bands sa katawan. No? So, usually ang bands niya is lima. Lima yung kanyang bands sa katawan. So, may isang species na medyo kamukha niya yung natanod doon, speciosos. Yung natanod doon, speciosos, siya yung jackshaw or trevally na madalas nakita kasama ng mga nanginginain kasama ng mga dugo. So, pero ito, hindi siya masyadong dilaw kasi yung natanod doon, speciosos, ay medyo dilaw yung katawan. Next is the Acanthoris olivaceus. So, makikita nyo dyan, yung may bilog, yan yung mga siya sabi ko yung mga scalpel-like structure na makikita nyo doon sa species na yon. And then, kaya siya tinawag na olivaceous from the word olive, orange. So, doon sa kanyang katawan ay meron parang orange line. So, kahit na itong sa kabila, makikita mo na medyo blackish yung kanyang katawan, yung kanyang color, pero meron siyang orange doon sa near the lateral line. And then itong isang sample ay dilaw ang kanyang kulay, pero exhibited pa rin yung orange line doon sa kanyang at the back of the operculum. So, yun yung Acanthoris olivaceus. Next is yung klase ng labahita, the Acanthoris negricans. Meron sa isang klase yan, yung Acanthoris japonicus. No? So, pero ang parang ang common yata is yung Acanthoris japonicus. Magkamukha yan sila. Ang pinagkaiba lang nila, yung japonicus yata ay walang dilaw doon sa iba, puti sa ilalim ng mata. In this case, meron. And then, makikita nyo rin na may dilaw, no? Kulay dulaw yung scalpel-like structure. No? Kaya siya tinawag na surgeon. Di ba yung surgeon, meron siyang panghiwa. So, yung scalpel-like structure na yan, matalas yan kapag hinawakan. So, para siyang hiwa. Kaya siya tinawag na surgeon fish. Para siya mag-oopera. The Acanthoris du Saumieri. So, mayroong lines doon sa kanyang katawan, no? Which is conspicuous siya pagdating doon sa mukha. And then yung kanyang caudal fin ay bluish na may maliliit na dots, no? Or maliliit na spots. Isa sa madaling ma-identify na uri ng labahita ay yung Acanthoris lineatus. So, as what I mentioned, yung mga species epithet ng mga organisms can be descriptive doon sa kanilang itsura. So, in this case, itong Acanthoris lineatus, from the word lineatus lines, it is made of lines. So, itong labahita na to, the upper portion of its body are composed of lines and then clear or walang lines doon sa pagdating sa baba. So, I think wala ng ibang surgeon fish na kamukha niya. May mga lines din na almost kamukha, hindi naman almost, pero hawig sa kanya na may lines din sa katawan ay yung mga lipti or yung mga hemolymphs. So, ito na, pamilya na to ng mga alam ko na? Soran, yung may mga sungay. So, Nasoliteratus, medyo madali lang sila ma-identify kasi kulay, ang kaibahan pala ng genus na Acanthoris at saka genus na Naso in terms dun sa scalpel, pag Acanthoris, isang pair lang yung kanyang scalpel-like structure doon sa caudal peduncle, isa lang. Pero kapag Naso, expect nyo dalawang pair yan. Dalawa sa kaliwa, dalawa sa kanan. Kagaya nung naka-circle. So, ito dalawang pair yung sa naso and then highlighted pa siya ng kulay dilaw. Next is the Zebrasuma scupas. So, common yun sila. Pero usually, sa mga species ng mga acanthurids, sila yung isa sa mga pinakamaliliit. Maliliit lang yun sila. Kung minsan nga, mapagkamalan silang mga
tawag ito, mga damselfishes, pero kaya siguro sa tinawag na zebra suma, para siyang zebra, di ba yung mga zebra at siyang mga ibang horse, medyo matutulis yung nguso kay Libibig. So ito, medyo matutulis din yung nguso. Na yan ay designed to capture food or to get food doon sa mga butas-butas o sa mga crevices. So meron yan, Crisiba socoma escopas, isa pa yung zebra soma biliferum, which is mas malaki, tapos mas ma-elaborate yung caudal fin, dorsal fin, tsaka yung anal fin. So yan yung mga example ng mga fish under the family Acanthoridae or yung mga surgeon fishes. Yung next naman ay yung family ng mga fossiliers. So kung ang Acanthoridae or surgeon fishes, ito yung family ng mga labahita or ng mga suran. Ang family Cichlidae o yung mga fossiliers ay family ng mga dalagang bukid or solid. So kung pamilyar kayo sa dalagang bukid or sa solid, ito yung family nila. So ano ba yung mga characteristics ng mga fish under the family Cichlidae? So usually konti lang sila na species sa family na yun. And ang close relative nila ay mga snappers or yung mga maya-maya. So yun din yung close relatives nila based doon sa genetic analysis. They are found in the tropical waters and mostly they are found doon sa Indo-West Pacific. And most of the bodies, ang kaibahan ng genus na sisyo at yung genus na teresisyo is yung sa katawan. Kasi usually torpedo shape yung katawan ng pterosisyo and yung sa sisyo ay may pagka-compressed. So, mayroon din silang small terminal mouths na basically these are known to be planktivores and mayroon silang deeply forked tails na ibig sabihin they are fast swimmers. Okay. So, ang mga dalagang bukid ay madalas yan sila mag-form ng school. Kaya usually sila rin isa sa mga biktima ng mga blast fishing. Nakikita yan sila sa mga blast fishing. So, they are fast swimmers dahil meron silang fork tail and usually they are found sa midwater column and paggabi, usually nagtumatago sila or nagsisik sila ng refuge doon sa coral reef. So, ito yung typical shape ng Acanto, Cichlidae. And then ito yung common genera. Yung sisyo, which is yung, ino nga, mas malapad. And yung pterosisyo, mas maliit, mas bilog. Do not be confused kasi mayroong isang genus na parasisyo na hindi talaga sila under family Cichlidae. Kundi yung parasisyo na yun ay under sila sa genus, ay under sila sa family Lutjanitae, yung mga snappers. So, kaya sila tayo para sisyos. So, ito yung example, yung pinaka-common na species ng mga dalagang bukid is yung sisyo kuning. Madali na silang ma-identify kasi yung kanilang caudal fin ay usually kulay dilaw. Kulay dilaw yung. And then, meron din yung sisyo lunaris. Yung sisyo lunaris ay magkasing shape sila ng sisyo kuning pero ang sisyo lunaris, yung dulo ng kanilang fork tail ay may itim, may blotch. Samantalang sa sisyo kuning ay kulay dilaw. Yung pterosisyo, as what I mentioned kanina, ay medyo mas bilog, mas maliit sila. And into example is yung pterosisyo chrysozoona kung saan ay solid siya ang tawag, tapos yung dulo, may dilaw na lines sa kanyang cauda, lateral line, and then yung dulo ng kanyang caudal fin ay may kulay itim. And then we have the pterosisyo trilineata, from the word tri means tatlo, lineata means lines. So makikita nyo rin dyan, so dito sa isang sample, yung sa baba, hindi masyado makita yung three lines, pero doon sa taas, makikita nyo yung three lines. And usually yung three lines na yon ay doon sa upper portion upper portion ng kanilang katawan. So, yun. So, dalawang genus,
Maliit lang ang family Cichonidae, dalawang genus ang meron, yung genus Cichu, ang tawag doon sa kanila ay mga dalagang bukid, tsaka yung genus na Pterisichu, yun yung mga solid na kung tawagin. Next commercially important fish family is the, yung isa rin sa pinakamalaki at common, is yung family Carangidae. So, para family Carangidae, ay ito yung mga family ng Jacks and Tribalis. Jacks and Tribalis. So, ano yung mga characteristics meron sila? They are strong open water swimmers. They migrate from one place to another. So, usually, occasionally they form large schools na nag-migrate from one place to another. So, they are top voracious predators. And basically, ang kanilang kulay ay silvery and laterally compressed yung kanilang body form. May mga species din na torpedo shape. Malaki yung kanilang mata at saka yung bibig. And meron silang malapad na fork tails which are used for breast swimming or for continuous swimming. So, may tinatawag tayong lateral scutes. So, yung lateral scutes na yan, nakikita siya banda sa lateral line at yung mga lateral line ay lateral scutes makikita siya from mid portion ng katawan hanggang doon sa caudal peduncle, lateral scutes. So parang ang lateral scutes ay modified scales na mas malaki siya at mas matigas. So kung familiar kayo sa isdang pak-an Megalaspis cordata, so kung fisherman yung parents niyo o kayo nakakuha kayo ng pak-an, usually yung lateral scutes doon sa kanyang katawan ay mahirap tanggalin. Basically, minsan kinakutsilyo pa rin or iniitak para lang matanggal. So, yung example ng scutes. Siya yung scales na pinoprotect niya yung lateral line. And maliban sa lateral scutes, mayroon ding anal spines. 2 to 3 anal spines. Yung anal spines, ito yung spines na makikita right before the anal fin or after ng anus. So, basically, ako pag medyo may minsan kasi nalilito ako anong tuna, yung mga especially yung mga buraw, diba? Tsaka yung mga salay-salay. So, minsan nalilito ako kung alin yung escombridae doon. Escombridae ba sila? Or kung sila ay Carangidae. So, pag Carangidae, una kong sinasalat doon sa bandang anal fin is yung anal spine. 2 to 3 yan. Pero ingat lang din kasi matulis yan. Pwede kayo masugatan. So, yan yung mayroon. Itong kulay dilaw, yan yung sinasabi yung tukoy kong lateral scutes. And then, yung kulay pula na bilog, yan yung sinasabi kong lateral, anal spines na makikita. Okay? So, yung size niya ay nagbabari. May maliit, may malaki. Yung mga malalaking species include yung giant trevally kung saan pwede silang umabot hanggang 1.65 meters. Halos lampas isang diba. May mga maliliit naman. So, ano ba yung mga maliliit? Yung mga galunggong, yan sila. Sila yung mga magkakapag-anak. Dicapterus macrosoma. And they have very wide geographic distribution na hindi lang sila sa Pilipinas nakikita kundi sa ibang lugar pa. So, ito yung typical shape. So, again, ang kulay nila, typical color is silvery. And basically, meron silang compressed body shape. Ito yung mga common genera. Actually, marami yan sila. Ito yung mga common makikita. Yung alipis. So, alipis, ito yung mga ano ng salay. Karang, kasi yung talakitok. Maliputo. Yan yung mga ano. Yung carangoides. So, parang yan yung talakitok. Dicapterus. Yan yung genus ng mga galunggong. No? Yung Megalaspis, yung genus ng mga, ng pak-an. Scombiroides, no? Cellar, yung matambaka, no? Seriola, yan, usually yan. Cellaroides, sila yan. So, I will be showing you some of the commercially important, no? Carangids, which such as, talakitok, yung Carax milampigus. So, ako, isa rin to sa medyo madali ko ma-identify. Nga, pag nakikita ko to, alam ko kagad yung identification kasi basically sa mga tribalis, sa mga jacks or sa mga karangs,
siya yung merong speckles na kulay itim tsaka kulay blue. Pag sinabi natin speckles, para siyang pekas. Di ba sa mga foreigner, may mga pekas usually. So ito siya, may speckles siya sa katawan na usually either black or blue. Pero minsan kapag hindi siya fresh, hindi naman siya makita yung blue na speckles. Usually black na lang yung nakikita. So yun yung Carang spilampigos. Yung Carang ignobilis, ito yung tinatawag nilang maliputo. And take note that kung kayo ay mahilig mag-inspection ng mga pera sa 50 peso bill, I think sa 50 peso bill yun, makikita nyo doon yung picture ng Carang ignobilis kasi siya yung isa sa mga kinukulture din doon sa Taal Lake. So ito ay urinary species. Hindi lang siya nakikita sa water, marine water, sa dagat, na pwede rin silang i-culture sa freshwater environment. Next is the Carang sixpasiatus. So, isa rin sa medyo madaling ma-identify. So, medyo mahaba siya compared sa ibang species. Yung Carangoides bahaj, tawag is golden trevally. Kasi meron siyang, kung ang bilampigos ay merong black and blue na speckles, ito naman ay merong tawag ito, golden na speckles, kulay gold. Sometimes silver lang yung kulay nila na may gold gold na speckles. Sometimes din naman meron dilaw, yung kanilang may pagka yellowish yung kanilang coloration and then meron gold na speckles. So ito yung Carangoides fardaw, almost similar sila ng itsura or ng shape sa Carangoides bahaj. Ang pinakaiba lang nila, wala ang fardaw ay walang speckles na kulay gold. Instead, meron silang bars. 5 to 6 bars yung meron sa... Ano yung bars? Yung bars yung vertical lines. So, ito, salay, Alipis jidaba. That's jidaba. So, common din yan. We have also the atolimate. Salay. No? Salay ginto. Usually sila yan. And then we have the Dicrapterus macrosoma. So, yan, Dicrapterus. Sabi nila, four months fish. Kasi, nung panahon din ni, ano daw, ni Cory, ito yung pinakamurang isda. At nakakabili lang nito. At ito lang yung isda na kayang bili ng mga mahirap. Kaya siya tinawag na four months fish. So, yan din, Macarimus. Ito yung matambaka, Sailor Chromoptalmus. So, yun, basically yun. Okay, so next is the family Clopidae. Ano yung family Clopidae? Sila yung mga genus, ay yung family niyang mga sardines or herrings. No? Sa herrings daw, usually pag freshwater, at saka sa temperate. Pag sardines dito sa atin, mga medyo ano tayo mahirap. Parang second class citizen, kaya sardines na yung tawag. So, local names ng tawag ito? Sardines, tamban, tuloy, tunsoy, tamban tuloy, tabagak. So, marami yan silang mga, ano, mga local names dito. So, pinag-iba lang yata nila sa mga local names ay kung maliban doon sa kung anong dialect is yung lapad. Tsaka yung mayroon kasi mahaba, mas mahaba, mayroon din mas malapad. Parang tunsoy yata yung mas malapad. Parang tamban yata. O ano, yung mas mabilis. Hindi ako particular, nakalimutan ko na yung pinagkaiba ng dalawa. So, ito yung Dasumiera acuta, isa rin sa common. And then yung Sardinella fimbriata, ito yung medyo malapad. No? Lapad. Tunso yung tawag. Gibosa, so golden stripe, Sardinella, isa rin sa common na nanghuli sa mga pang, tangkal, gillnet. So, Limoro, Bali sardines, may kwento yan. Kung magbabasa kayo ng mga references ng BFAR, dati, ang pinakamaraming sardine species na makikita nyo on record ay yung Sardinella longiceps
or the engine oil circuits. So basically lahat ng mga ano dati yung pinaka maano. And then later on they found out na ito pa lang sa Nila Longiceps ay native lang pala siya sa endemic pala siya sa Indian Ocean. Na wala pala nag-i-exist na Longiceps sa Pilipinas. So through genetic through morphometric and meristic characters coupled by DNA analysis, they found out na yung noon pang nireport natin na Sardinella longiceps ay in fact Sardinella limuro or the Bali sardines. So, buti na rin, through science, yung mga pagkakamali dati ng mga, ano natin, mga enumerators, ng mga policy makers, ay nabago na na na-identify na tama, na verify na hindi nga pala sardines Sardinella longiceps yung abundant sa Philippines kundi yung Sardinella limuro. So, yun din, merong Sardinella milanora. So, yun yung mga, ano, yung black tip Sardinella na certain species na nilalan sa Pilipinas. So, again, ang majority na nilalan ay yung Sardinella limuro. Next family ay yung mga family ng mga dolphin fishes or Porepinidae. So, sila yung mga, kung familiar kayo sa mga mahi-mahi, ano yan, dorado, yan, sila-sila yan, family na. So, basically, meron daw dalawang species ng dolphin fish na nag-o-occur sa Pilipinas. Yung abundant ay yung Porepina hippurus and yung pangalawa ay yung Porepina ikisilis. Ang pinagkaiba doon ng ikisilis sa hippurus is parang doon sa bibig, sa ngalangala. No, parang may isa yung sa mga distinguishing characters nila. Pero makikita nyo dyan sa picture, yung sa taas, may dalawa dyan, sample, na yung sa taas, the same species lang sila, yung sa taas ay lalaki at yung sa baba is yung babae. So yung mga lalaki, meron silang blunt head, forehead. No? Blunt forehead. And then yung babae ay wala, hindi masyadong elaborated yung kanilang noo. No? So they show sexual dimorphism kasi magkaiba yung tsura ng lalaki. Madali mo distinguish yung tsura ng lalaki tsaka yung tsura ng, sa tsura ng babae. Next, commercially important are the anchovies, the family in Growlidae. So, ang tawag ito yung mga tampa, hindi. Dilis, kung sa Tagalog. Kung sa Bisaya pa, ano lang yan, is Burinao. So, Burinao. So, ito yung isang mga common, yung anchovies, stolypurus, or dilis. So, may kwento yan. Kung familiar kayo, ayaw mo kayo ng report yun, yung dulong. Dulong fishery exists in Batangas tsaka Mindoro, between Batangas and Mindoro. Kasi, di ba, usually in nature, maliliit talaga yung dilis. Pero, maliliit talaga yung dilis kahit na sila ay sexually mature. So, dati, nung hindi pa nasusuporta, na nag-i-studyhan, akala ng mga fisherman, itong dulong ay 100% dyan, ay karamihan dyan ay mga dilis. Kasi yung dulong ay para siya yung pagsasama-sama ng mga juvenile fishes. Nung kanilang in-identify yung mga ectoplankton na yon, and then sinabject na for data DNA analysis, they found out na konting portion lang pala o kukunti lang doon sa dulong catch ang yung mga anchovies. At karamihan doon ay mga juveniles ng iba't ibang species. So ngayon, anong implication nun? So kapag hindi ma-regulate yung dulong fishery, maapektuhan yung population ng ibang species kasi bata pa lang sila, juvenile pa lang sila, ay in-harvest na sila. Wala na silang chance para lumaki at magkaanak. So ngayon, nagiging ano na rin yan eh, nagiging concern na rin yan. Ina-action na rin naman ng LGU and ng BFAR yung pagkakaroon ng close season doon sa dulong fishery between Batangas and Mindoro. Next family are the families of sweet tips grant or grants or mga hemolids. So family Hemolidae.
So, local term pa rin natin ito ay lipti. Kaya sinatinaw na sweet lips or lipti, ano daw kasi makapal yung kanilang lips. So, bagag, kung sabi sa iba, bagag lips. Makakapal yung kanilang mga lips. Na yung iba, gusto rin nga daw yung tikman or kainin kasi nga daw masarap. May laman pa din yun. So, ano yung characteristics ng mga lipti or sweet lips? So, halos kamukha nila or closely related sila sa mga snappers. Hindi sila gaano on kalakihan. Maliliit din yung kanilang mouth. Pero meron silang prominent lips. However, kahit prominent yung lips nila, wala silang canine teeth sa bibig. Okay? So, ibang lugar. Excuse me. Sa ibang lugar, ang tawag sa mga sweet lips ay grunts. So, baka sila grunts. Kasi daw, nagpo-produce daw sila ng grunt sound, no? By rubbing flat teeth plates together. Na parang, ganyan. Yun yung ano ng grunts. So, they are nocturnal predators. Active sila sa gabi to find food. They are widely patterned. And they show erratic swimming in juveniles, and hindi yung karamihan ng mga juvenile fishes ay hindi kamukha ng adult fishes. Yung tinatawag nating mimicry, ang ginagaya nila yung mga poisonous fishes. Ito yung typical shape ng isang sweet lips, and ito yung common genera na nahuhuli or makikita sa market, yung genus diagrama, genus Tectorhynchus, yung pinaka-common, tsaka yung genus Pumatasis. So, this one is the Plectorhynchus catodonoides. So, medyo, ano siya, checkered. Parang checkered yung katawan or may spots. Pero yung sa baba, makikita nyo, hindi niya kamuka yung kanyang parents, yung adult stage. Nagka-exhibit siya ng mimicry kung saan ginagaya niya yung mga poisonous fish. Such as yung nudibranch. Kasi ang nudibranch ay known na poisonous. So ngayon, mimimik ng Plectorhynchus catodonoides yung nudibranch or marine snails para hindi na rin sila kainin ng mga predator. So what a strategy. Okay? Ito yung mga example, yung Plectropomus picus. So iba yung tsura, no? Parang black and white. No? May black and white yung tsura ng juvenile compared mo doon sa adult. And then yung pictus, no? Para siyang bugaong. No? Pero kalahati lang ng katawan yung may spots. Para sa kalahati ng katawan ay wala. Pero may lines siya, compass of lines doon sa juvenile. So, ito yung isa sa mga common Plectropomus pitatus na sinasabi ko na halos kamukha ng Acanthurus lineatus. So, may line siya sa katawan. And, yan. Yun yung kanyang. So, makikita nyo rin na iba yung pattern ng juvenile. Next ay yung genus ng mga rases or Labridae. Rases or Labridae. So, mga characteristics nila, kagaya ng mga parrot fishes, meron silang malaking mga kaliskis. And basically, ang kaliskis nila ay tenon shapes. Ano nga yung tenoid? Yung tenoid is parang meron ay yung comb shape, parang soklay. They are often quite colorful and labridae typically swim using their pectoral fins. They are protogenous species, ibig sabihin, nag-sex sila ng change from female to male. So, they are born as female, and then, when they reach sexual maturity, they become now males. Okay? So, in terms of characteristics ng parrotfish tsaka ng rases, ang parrotfish usually kumakain ng mga algae sa rocks and mayroong fused beaks. Pero mga rases, ang kinakain nila ay mga, they are carnivores also. Pero ang kinakain nila ay
mostly mga crabs, shrimps, protostars, and yung mga maliliit na gastropods. So, meron silang terminal mouths. So, madali sila malaman na labrid sila kasi ang ngipin nila ay mayroong protruding na tawag ito? Canine teeth. Kasi yung parrot fish wala silang canine teeth. Kasi ang parrot fish ay mayroong lang fused teeth. No? Ang mga tawag ito? Parrot fish ay mayroong fused teeth. Ang mga labrids or rasis ay mayroong canine teeth. Okay? So, nag-iba-iba rin kagaya sa ano sa mga parrot fishes, yung mga rasis ay mayroon ding pagkakaiba in terms of appearance depende kung sila ay nag-undergo ng juvenile phase, initial phase, intermediate phase, or yung terminal phase. Yung terminal phase, ito na yung tsura ng mga adult. So, ito yung mga typical features or typical shapes ng mga tawag ito ng mga labrids at ito yung mga common genera. So, muna sa common genera, usually, ang commercially important dyan ay yung mga Coerodon, no? So, yung Kylenus, among others, kasi sila yung usually pwedeng ikainin. So, ito yung Chilinus trilobatus, so, kapamilya yan ng maming, Chilinus undulatus. Ito yung Chilinus undulatus. Yung Coerodon ancorago, so, ang tawag nila dyan ay daw, bangkilan. Bangkilan? Kasi pero siya, protruding or conspicuous na canine teeth. So, ito rin yung mga Coris gaymard showing na iba-ibang itsura or colors na fish na ito. And yung Thalassomalunare, so, para siyang parrot fish din. And then, usually, nakikita yan sila pa ikot-ikot doon sa coral reef. Minsan nga, nakakainis na kasi nakukulitan din yung mga divers. Next group are the Lyognathidae, yung sila mga slipmouths, mga sapsap. So, ang slipmouth ay merong protractile mouth. So, pag sinapit ng protractile, pwede niya baguhin yung shape. So, pwedeng pahabain, pwedeng pataasin, or pwedeng pababain. So, merong protractile na polisher. And, mouth type, yung mga sapsap. Next, sa sapsap ay yung mga emperors or yung mga litrinids, mga kanuping, dugso. I think sila yan, no? So, yung size nila, either medium to large. So, usually, sila yung madalas makita. Na lumalangoy sa reef fringe. Ang mga largest species ay Pisiburus. And basically, ang known, most of the members are under the genus Litrinus. Ito yung typical shape. At ito yung mga common genera. Natodentix, Cimicrinus, Litrinus, tsaka Monotaxis. Namang mataas yung commercial value dyan o lagi na huli pinabenta sa market ay yung Litrinus na genus. So, ito yung isa sa mga example. So, Litrino harap. So, the same lang yun siya. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, yung isa sa baba, stressed yan. So, stressed yan. And then, yung isa sa baba, yan yung medyo relax. So, meron pa rin pattern ito pattern dito sa baba. So, meron din pattern yan. Hindi lang conspicuous or masyadong halata kasi nga nag-shade siya ng itim. Pero the same, isang space lang na sila. Yung Litrinus nivulosus, so, meron siyang spikes sa katawan na kulay blue na para siyang kalampigus. Karang kalampigus. Na Litrinus link dyan. So, tawag ito ay pink-eared emperor kung saan yung dulo ng kanilang yung dulo ng kanilang
Operculum ay kulay dilaw. Kaya siya tinawag na pink earth. Ay, not kulay dilaw, kulay red. Sorry, sorry. Kaya siya tinawag na pink earth. Yung family Lodianidae, snappers, or yung mga maya-maya, medium-sized din. Malaking mata nila, ay mata, tsaka ilong, ilong, bibig, na basically characteristics yan ng mga Lodianids. So, meron din silang prominent canine teeth, malapit sa kanilang front jaw. And ito yung typical shape. Ang typical genera ay yung mga Aparius, Magdanos, Bacalor, and Pinjalo. Meron pa yan yung isa yung Parasitio. Pero ito yung mga common genera. So, ito yung tinatawag nating mga agat. Lucianus argenti maculatus. So, ito yung kinaculture. Yung red mangrove skipper. Kinaculture yan siya sa mga mangrove areas. Kinaculture yan siya doon. Mahal din yan. No, ang kilo nitong mga agat. So, one of the most important species. Commercially important species ng snapper. So, ito yung tawag na bangaw, Lucianus ticosatus, kasi para daw malaking langaw yung spots, yung spot doon sa kanyang caudal fin. And then, meron pang magandang pattern niya, no, yung lines. But it is black spot or mayroong black spot doon sa kanyang caudal pedunculus. Ticosatus. Yung fulviplama, so the same din, merong itim din na spot sa katawan. And then yung kasmira, ang kasmira ay composed of 3 to 4 na lines sa katawan. Saging-saging naman ang tawag dito. Katawag dito yung Lucianus vita din. No, saging-saging. Okay. Next group ay yung mga Nemipterids, Nemipteridae, under the family Nemipteridae, coral plumes, ay yung mga bisugo, bisugong silay. So, basically, they are carnivorous species, and they form groups, sometimes some are solitary, and they are opportunistic feeders. Ito yung common shape, and then yung common genera, yung Nemipterus, Parascoliopsis, Scabius, Pitaputus and Scolopsis. Yung Nemipterus, genus Nemipterus, common siya sa mga muddy na bottom. Whereas sa mga coral reefs, ang common dyan na makikita nyo ay yung Scolopsis at saka yung Pitaputus. So, ito yung Scolopsis pelinyata, example. Ito yung Scolopsis ciliata. Actual pictures ko yan sa mga dive sites. And then ito yung, I think, ito ay Scolopsis tulu or Trinutera, not sure. And then we have the common Nemipterus hexodon. Yes, meron pa yung kulay dilaw, yung belly. Parang Japonicus yata yan. Pero yung hexodon, ito yung pinaka-common na kinaculture dito sa Pilipinas. Nahuli sa Pilipinas. Next is the family Scaridae, mga parrotfishes. So, as I mentioned, yung mga parrotfishes, sa ibang references, sila ay subfamily lang ng Labridae. Under the Labridae ang Scarids or mga rabbit fishes. Okay, so, ang pinagkaiba ng rabbit fish sa races, fused ang teeth ng rabbit, not rabbit, parrotfish pala, and kanain yung teeth ng mga races. So, they are also protogenous, they also swim using their pectoral fins, and they also exhibit two or more color patterns kahit na the same species lang sila. And meron silang complex social mating systems. Okay? So, ito yung mga typical shape ng typical tsaka yung typical initial phase at saka yung typical
terminal base. Yung mga common genera includes Bulbomitopon, Cytoscaros, Chlororos, Hepiscaros, and Scarus. So, yan yung Scarus porsteni, Scarus prenatus. Ito talaga, minsan pag nag-ID, nilagay ko lang talaga SP. Pag mga parathesis, kasi iba yung tsura ng bata doon sa adult. And wala masyadong references to confirm such variation. So, Globiceps, Scarus, Globiceps, among others. And then, meron pa yung tinatawag yung Bulbomitopon moricatum. So, ano ba yung Bulbomitopon moricatum? Sila yung taungan. May pumphead parfish. So, sila yung inuuntog na yung mga coral ribs na patay, mga stony corals para malaglag, at yun yung usually kinakain na. So, fun fact din is yung mga scarabs are good beach formers kasi basically kumakain sila ng rocks. And then, yung lahat ng food sa rocks, ina-accept nila, mayroong matinding mechanism para ma-digest nila yung rocks na pag pinupup nila ay nagiging sand na. So, I hope you are aware of that. Okay, next family, Scombridae, yung family ng mga tunas and mackerels. Okay, so mga characteristics nila ay meron silang streamlined, no, torpedo-shaped body for faster fast swimming. So, ang kanilang dorsal fins ay split. So, magkaiwala yung first dorsal fin at saka yung dorsal fin. Second dorsal fin. And usually, they swim using their fork tail. Strong fork tail. Meron din yung tinatawag tayong caudal keels. Doon makikita sa caudal peduncle. No. So, magkaiba yan sa spines na makikita doon sa mga spines na makikita doon sa mga acanthorhinids or sardine fishes. So, ito yung typical shape. So, yung characteristics pala ng mga scarabs ay na scombrids or tunas, mackerel, una nyo titignan kung merong caudal keel. Pangalawa, kung lang caudal keel, dapat may makikita kayong finlets between second dorsal fin at ang caudal fin, or between the second dorsal fin hanggang sa caudal fin, or below the head of the fish. Common genera includes Rastrelidger, so Scomber, Scomber humerus, Sarda, Oxys, Eutinus, Katsuwonus, saka Tonus. So, ito yung mga Barilis, yung laking tuna. Barilis, Tambakul, and then we have the Katsuwonus pilamis, Gulyasan, or Tulingan. So, you may highlight dyan, yan yung katawag na ating finlets na importante sa stability and maneuverability ng mga migratory species. So, ito yung Eutinus affinis or yung eastern kawa-kawa. So, meron din yung salay-salay or salay-salay. Salimburaw pala, not salay-salay. Ito yung salimburaw or buraw. So, yun yung example nila. And then, ito yung Scombirumorous commerson. So, ito yung yung tinatawag na tangigi. So, yung Scombirumorous commerson, meron siyang bar sa kanyang katawan. And then, meron siyang kulay bilog, may naana caudal keel. Then, we have the Sarda orientalis. So, mayroong horizontal lines sa upper portion ng body. Or yung tinatawag ng bonito.
And we have the oxystasard, ito yung mga tabakol. Atulingan pala, tulingan. And may isa pa yan yung kamukha niya, then yung oxysrochi. So, oxysrochi is the bullet tuna, whereas yung sa taas, yung oxystasard is the frigate tuna. Okay, next. The family for of sibases in groupers, yung mga ano ko to? Kalimutan ko na. Grouper, lapu-lapu, yung family Serranidae. So, ang characteristics nila, they are demersal species, meron silang strong, stout bodies, and meron silang malaking bibig. So, carnivore sila, malaking bibig nila, na basically yung kanilang pagkain ay pagka-catch, niluluto na nila kaagad. So, basically, their sizes vary. Yung mga giant grouper, yung tinatawag natin kongtong, yung Epipilus lanceolatus, pwedeng mag-grow up to 231 meters. Yun yung sinasabi lang kung makain ito ng tao, pero imposible kasi maliit lang yung daanan ng kanilang ano, yung ngalangala nila, or yung sapagos na hindi kakasya yung tao. Yung pinakamaliit na known is yung black-lipped grouper, nasa 40 centimeter. Yung mga maliliit na groupers, such as Epipilus cuyanus, Epipilus mira, nagiging sexually mature na sila in 1 year, whereas yung larger species may take many years to reach sexual maturity. So, most of the groupers are protogenous. So, ibig sabihin, pinanganak silang babae and after sexual maturity, magiging lalaki sila. From male, female to male. Pero, mayroon pa rin ilan na naiiwang na maging lalaki. So, hindi naman lahat. Mayroon pa rin ibang population na lalaki pa rin. Pero mostly is nagiging babae. Yan yung typical shape. And yung mga common genera includes the Antias, Cephalopolis, Chromoleptes, Epinipilus, Gramistis, Serranus, Bariula, tsaka Plectrocomus. So, among that genera, commercially important yan ay yung genus na yung genera na Chromoleptes, yung panther, yung Epinipilus, yung mga grouper, Bariola, at saka yung Plectrocomus. Yun yung mga family ng mga sunok. So, ito yung isa sa mga example, yung Plectrocomus leopardus sunok, coral trout grouper. So, yan yung itsura niya kapag, you know, yung kasi live yan, ito yung fresh, no? Patay na nakuha. Na Epipilus mira, common siya. No, sa mga reef, maliit lang sila, yung iba, mga isang dangkal. Yan yung live sample. And then, ito yung Cephalopolis buina, na mayroong band din sa katawan. So, common din yan sila sa mga reef. Pero ngayon, because of overfishing, wala na rin sila, hindi na sila basta-basta nakikita. Pero sila yung mga common na groupers. Next is yung mga family ng rabbit fish or siganids, the family Siganidae. So, itong family na to ay isa lang yung genus, monogeneric lang, na Siganus. The genus Siganus. And meron siyang several species. So, say, moderate lang yung kanilang size. Same din sa, ang size nila ay same din sa mga labahita or suran. Oval shape din. Leather din yung kanilang katawan. Meron silang small terminal mouths. They are herbivores. And meron silang continuous lateral lines. Pero be careful doon sa kanilang spines na makikita sa dorsal, ventral, and anal spines na kapag kayo ay natusok niyan, yan ay masakit because these are venomous. Binumos talaga yan. So, they have fused teeth. Kaya nga sila tinawag na rabbit fish. Kung mapapansin niyo yung mga rabbit, diba? Parang dalawang lang ngipin sa taas. So, sa kanila fused. So, kaya sila tinatawag na rabbit fish. So, kumakain sila sa seagrasses, ng herbivore sila, sa ng mga algae, and pag kumain sila ay matakot sila. Kaya meron silang rabbinous appetite.
So, ito yung typical shape. So, meron mga grupo na tulis yung nguso, yung snout, meron naman hindi naman masyado, katamtam lang. So, ito yung examples, yung common na kinukulture or in hatchery nakita sa mga seagrass beds is yung Siganus gutatus, kung saan meron siyang dilaw ng mga spots, gold na spots sa kanyang katawan, and doon sa taas is merong gold, no? Or dilaw na spots. Kaya ang tawag sa kanya minsan is gold saddle rabbit fish, no? Dahil sa gold na yan. So, isa din is yung Siganus vulpinus or yung fox face. No? Fox face. Para silang fox, matulis yung muso. No? And then, salt face rabbit fish. Merong two band sa kanilang na nagtatakip sa kanyang mata, dun sa kanyang muka. So, ito yung Siganus vermiculatus, from the word vermiculate, para siya uod-uod. Yung pattern ng katawan niya ay parang uod. No? Yan. So, meron pang isa yung Siganus pilus din. Ito, I think pilus ito. And then, isa rin is yung Siganus canaliculatus. Common din yan sila. Sila yung usually madalas na gawing, kagaya pa yung isa, vergatus, yung ginagawang mga lamayo na maliliit lang. We have the barracuda, the families of barracuda, this family Spirinidae. So, malaki sila, silvery ang kanilang kulay, mahaba sila, and meron silang habang jaw na may maroong mga canine teeth. So, meron silang widely spread dorsal fins, malapad yung kanilang fork tails, and nakakatakot sila tingnan. No. Basically daw, pag nag-dive kami, ang local name pa nila is Rumpi. No, Rumpi. No, pag nakakita sila ng barracuda, based sa mga references, hindi, wala pang ganong well-documented daw na nagsasabi na nakakatakot or nang-aatake ang mga barracuda. Pero meron mga ibang report, meron daw. Pero hindi talaga sila consistent or firm. Di pa na-established. Pero may mga nagsasabing references na ang mga fish, ay ang mga barracuda, na nag-perform ng school, safe din yan sila, mababait daw yan sila. Kasi para lang sila ng mamasyal. Pero ang barracuda daw mag-isa lang o dalawa lang sila, ay yun yung nakakatakot. Kasi they are hunting for food. So kung hindi, wala kang kamalay-malay or kung hindi ka aware, so possible na baka atakin ka ng barracuda, especially kapag yung barracuda ay malaki. Minsan sabi na daw, pag may nagda-dive, nilalapitan daw sila ng barracuda. So, akala siguro nila i-attack sila, pero ang mga barracuda kasi, siguro kung nag-dive, is scuba dive, napupulos ng bubbles, baka na-attract doon sa bubbles. Kaya sila lumalapit doon sa diver. Not to attack, but to be curious kung ano yung bubbles na lumalabas. Okay, so yan yung typical shape. So, ito yung usually nakikita. Sperina barracuda, the great barracuda, Sperina gillo, and yung Sperina flavicauda. So, usually, yan yung mga madalas makikita na barracuda. So, yung mga barracuda, Sperina barracuda, yun yung mga rompi. Meron pa, torsilio, yung mga maliliit. No? I think yung torsilio refers to this, yung gillo tsaka yung flavicauda. Next family is the cutlass fish or the family Trachyridae. Ito yung mga family ng mga kung pamilya kayong liwit. Yung liwit. So, ang local name din yan is spada. Kasi medyo mahaba siya. Hindi naman siya parang eel. Kasi ang eel mahaba rin, pero bilugan ang eel. Ito ay mahaba siya, pero manipis yung kanyang katawan. And then, silver yung kanyang kulay. So, kaya siya tinatawag na local name sa spada. Kasi parang siyang spada, mahaba siya at manipis. So, Trachyrus lipturus. And then basically ito, masarap yung luto na alam ko yung usually masarap dito ay usually paksiw. Paksiw tsaka prito. Pero nakatikim na rin ako ng ito ay sigang. Pero yan yung mga liwit. Low value dito sila. Ng iba, ginagawa ito siya as component ng mga fish balls. No, kasi hindi masyadong mataas yung kanyang price.
We have the family ng mga swordfishes or Cepidae. So, yung mga swordfish, the Cepius gladius, the Inchura. So, ang ibang tawag din sa kanila is mga billfishes kasi meron silang bill. Meron pala silang puka. So, yan mahaba. And then, we have the marlins and billfishes. Yun pala, marlins and billfishes. So, Machaera nigricans, the blue marlin. Ayan. And then, the Machaera indica or the marlin. The black marlin. Sa iba, black marlin ang tawag. So, pareho silang mahabang nguso. Ang depende lang yung ratio ng haba ng nguso doon sa katawan. And another is the yung fastest swimming fish, the Ischiophorus platypterus. So, ito yung ano nga tawag nila ha? May kalimutan ko yung local name. Parang nakakalimutan yung local name nito eh. Dito ang gigi. Bahat isa, masarap siyang ikilaw. Kalimutan ko na yung local name nito. Maalala ko rin yan sa sunod. Okay. So, I think that's all for the, yun, part 3 ng ating online class. Part 3 of 3 ng online class natin sa chapter 8. So, again, so, ngayon, sinubukan ko lang sa chapter 8 na i-discuss online. So, na-discover ko na pwede ko naman palang i-discuss online yung ating mga lectures na live. Sa live, ang kagandahan ng sa live ay pwede kayo makapag-enter no, by anuhin nyo yung inyong by chatting your questions or pwede rin naman na panoorin nyo na paulit-ulit after nyo pag ano kung hindi nyo naiintindihan sa una nyo pagpakinig. Okay? So, yung ating exam ay nakaset hopefully this week and then paano kayong final schedule and hopefully mag-review na kayo ng chapters 5, 6, 7, and 8 kasi yun yung magiging coverage ng ating final exam. Okay? So, yun lang. Have a safe keep safe. Have a safe journey kung saan kayo. And don't forget na isubmit yung inyong mga requirements. Okay. Bye-bye!